She says, if I leave before you, darling, don't you waste me in the ground. I lay smiling. Hi, guys! Good morning ulit sa inyo. Nako, ang panahon po ngayon dito ay makulimlim. Tingnan nyo, makulimlim. Nagbabadya po ng uulan. Kaya ho talaga malamig po ngayon. Para pong hindi magsa-summer. Andito po naman tayo ngayon sa aking mini garden. Oh, tingnan nyo ho, napakalawak po nito. Pero kukunti pa ho ang aking mga halaman, no? Ayan po. Ito po ay isa sa aking mga pinaglilibangan dito sa Amerika. Pero kahit nung wala pa ho ako dito sa Amerika, ako napakahilig ko po maghalaman. Katunayan po dyan po sa Pilipinas, madami din po akong halaman. Doon po sa dati kong bahay sa Gulang-Gulang at saka po ngayon doon sa aking bahay sa Santa Isabel po dyan. Meron po akong mini garden din dyan. At yan po ay ngayon ay pinangangalagaan ng aking kaibigan na si Daisy Daluz. Hello, Daisy! Panoodin mo itong aking video neto. Ayan po. Ipapasyal ko po kayo sa aking mini garden. Itong mini garden ko pong ito ay konti pa lang po yung halaman ko. Kasi po, bali, mag 2 years pa lang po itong mga halaman ko at hindi naman po ako araw-araw nagtatanim. Kumbaga po, pagka ako napakatipid po sa napakatipid ko po sa paghahalaman. Kasi malimit po, nangihingi lang po sa aking mga kaibigan ng mga binhi, ng mga pananim para po mapadami ko. At pag napadami ko naman po, pinibigyan ko rin po sila ng ibang variety ng pananim. Ang kinakahiligan po ng malimit ditong may bahay o kahit po mga ama ng tahanan pag naghahalaman ay ito pong variety of succulents. Nako, nakaka-addict po talaga magtanim ng mga succulents nito kasi napakadali pong itanim, then hindi po siya masyadong alagain. Twice a week lang po siyang diligin, then mas mabilis po siyang dumami. Lalo na ho pagka ganitong spring ho, nako. Nagbubulaklakan po din sila at saka po nagbabago po ng kulay ang mga karamihan po sa mga succulent. Ayan po. Ito po ay isa sa mga kinahihiligan ko dito at pinaglilibangan din. At dahil po mas malimit po ako dito sa bahay, ginagawa ko pong kaunting hanap buhay din naman. Sa ngayon po, hindi pa naman po talaga siya masyadong nabebenta. Kunti pa lang po yung nagkaka-interes bumili dahil sa dami po ng mga nagtitinda dito ngayon ng ganito. Pero okay lang po, at least nalilibang po ako. At saka hindi naman po ako namumuhunan dito ng madami, katunayan po niyan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano po makatipid. Kung paano po tayo makatipid ng pagtatanim. At kung paano natin magagawa ito ng mas maganda at kapaki-pakinabang. Ipapakita ko po sa inyo mamaya ang mga ginagamit kong lalagyan o pinagtataniman na hindi na nyo kailangan pang bumili. Andyan lang po siyan sa ating mga basurahan.
So, kaya sa susunod po ninyong mapanood ang aking video, baka po hindi na rin po ninyong itapon ang mga basura ito dahil ito po ay kapakipakinabang pala at pwede po ninyong pagtaniman. Ayan po. Ipapashare ko po muna kayo sa aking mini garden at mamaya ko pakita sa inyo ang aking paghahalaman at ang mga dapat nyo pang malaman sa paghahalaman. Ito po yan. Mga gawa ko po yan. Galing po yan sa mga recycles. Mga pinaglagyan po yan ng milk. Ito po. Medyo po makulimlim dito eh. Kaya ito po yung aking mga pinaglilibangan dito. Ayan po. Ito po mga binebenta ko po to. Dollar lang po ang isa niyan. Pag po medyo lumaki na, medyo iba na po ang price. Ayan. Yan po mga... Minsan po bumibili lang ako ng isang piraso. Pero after a month po, tumadami na siya. Kaya... napapadami ko sila ng lalagyan at kaya ho pwede na ho silang ibenta at pwede na rin po siyang irikalo. Yan po yung iba. Then ayun pa po yung iba. Meron pa ho doon sa kabila. Yan po. Aking pong pakikita sa inyo ang aking mga recycle bottles na pinagtataniman ko dito.
Guys, ang pwede pa po nating pakinabangan ang mga ginamit po natin na pinaglagyan po ng mga prutas. Ito pong plastic na to, nilalagyan ko lang po ito ng binubutasan ko po muna ito, then nilalagyan ko po siya ng lupa. Pwede po niyong paglagyan siya ng mga binhi, katulad po ng binhi ng mga kamatis, binhi ng iba pa pong mga buto-buto na pwede din po ninyong itanim. Dito ko po nilalagay yan. Katulad po niyan, ayan po. Mga bago ko lang pong binhi ito, hindi pa po siya lumalabas yung ano. Kaya, ayan, isa ko pa po sa pinapakita sa inyo, yung mga materials na pwede po natin pagtaniman na hindi na po natin kailangan itapon at sayang naman. Mga pinaglagyan po ng egg, katulad po nito. Napakadami po nito. Once a week po, meron akong isang ganito. Kaya yung iba po naman, sobra-sobra na. Kaya naiitapon ko na rin po dahil hindi naman po ako nangangailangan ng marami. Ito po siya, oh. Ang nakatanim po dito ay kamatis. Nilagyan ko po ng kamatis yan. Pag lumalaki na siya, itinatransfer ko po siya sa lata, sa medyo malaki-laking lalagyan. Then, pag talagang malaki na, pwede na po ilipat sila sa malaking paso. O kaya, ilipat nyo sa lupa na po, para po mas lalo siyang lumaki. Ito guys, yung iba kong halaman na itinanim ko po diyan sa pinaglagyan po ng itlog at ng mga prutas. Katulad po nito, oh. Ito po ay sibuyas po ito. Noon pong siya lumalaki na, nagkakadahon na po, tinransfer ko po siya sa isang maliit na laglagyan. Then ngayon po, nung malaki-laki na po, dito ko na po nilagay sa isang malaking lalagyan para po mas lumago o mas lumaki yung halaman. Then ito naman po yung kamatis. Tingnan nyo po, napakalusog po niya, no? Yun po, galing din doon sa pinaglagyan ko ng itlog o ng prutas. Binhi, nang lumaki po, tinransfer ko na po sa malaking lalagyan, kaya ito na po siya. Ganon din po ito. Alam niyo po ba kung ano to? Kalabasa po to. Tingnan nyo, oh. Pwede po palang itanim ang kalabasa sa isang malaking paso. Pero ang totoo po niyan, mas lalaki yung halaman natin pagka nasa sa lupa talaga. Katulad po ito, tanlad po ito. Tanlad, lemongrass po. Dito po ako kumukuha pag minsan pong kailangan ko. Kaya lang po hindi pa po siya malalago. Mga bago pa lang po yan. Meron din po akong kamote. Talbos po ito. Pwede na po ninyong kuhanan ng pailan-ilan. Medyo malago-lago na po. Hindi ko po mailagay ito sa lupa kasi po hindi po maganda dito ang lupa. Kaya puro nasa paso lang po ang aking halaman. Ito medyo napabayaan ko po itong kamatis. Kaya kailangan po talaga ini-sprayan pa rin po. Parang hindi po siya anuhin ng uod. Nasisira po ng uod. Yung po namang ibang mga halaman ko katulad nito. Oregano po ito. Medyo masyadong mainit po ngayon. Kaya nagdidilaw po ang mga dahon niya ngayon. Yan po yung ilang mga halaman ko na itinransfer ko po sa paso.